text po sa umagang ito ay matagpuan po mula po sa aklat po ng Matthew chapter 14 verses 22 to 23. This is a parable. Na dito po natin, parable of Jesus Christ para sa mga lingkod niya, yung mga nakikinig ng mga panahon na yon, when Jesus Christ is still on earth na nagmi-ministry. Okay? So, pwede po natin paki-flash po so that yung pong ating, okay. Okay, ito po yung ano niya. Ito po yung Matthew 14, yung text po natin na ibinigay po ng ating Panginoon, wherein it is where we could assess ourselves whenever there is a trials in our life. Kung paano tayo, how do we stand and how do we meet these trials in life? So, basahin ko po natin. So, chapter 22. The 22 quotes. 22 muna. 22 to 33. The whole story of this. Okay. Nakalagay ito po doon, ay pamagat niya po doon sa ating pong ano, ay this is where Jesus walked on the water. Okay. So, it says there, 22, is that Jesus said to his disciples that they go into the boat, okay? So, yun po. Okay. Okay. So, tignan po natin sa King James Version po ito, no? Okay. And straightway, Jesus constrained his disciples to get into the boat, o ship dito ginamit po niya, let's say, okay, and to go before him unto the other side of the lake. What? Another side, while he set the multitudes away. So this is the crowd. The other version, they use its crowd, and this multitudes is referring to those people they have been teaching after they went to the other side of this river upang patuloy po silang maghayag ng mabuting balita. So, ito po number 23 po. 23 said that, and when he had sent the multitude away, he went up into the mountain apart to pray, and when the evening was come, he was there alone. Okay. But the ship was now in the midst of the sea, tossed with the waves, for the wind was contrary. And in the fourth watch of the night, Jesus went unto them walking on the sea. And when the disciples saw him walking on the sea, they were troubled, saying, "It is a spirit." And they cried out for fear. The version, they use their ghost, okay? So, sige po. But straight away, Jesus spoke unto them, saying, "Be of good cheer. Be of good cheer. It is I. Be not afraid." So, yun po, no, na? Kinomfort na, he comforted, okay? And Peter answered him and said, "Lord, if it is you, bid me come unto thee on the water." Okay? And he said, "Come." And when Peter was come down out of the ship, he walked on the water to go to Jesus. Okay? But when he saw the wind boisterous, he was afraid and beginning to sink. Okay? He cried out, saying, "Lord, save me." And immediately Jesus stretched out forth his hands and grabbed hold Peter and said unto him, "O thou little faith, where is this your doubt?" Bakit ka nag-alinlangan? Okay. And when they were coming to the ship,
the wind died down, the storm died down, okay? And but when okay, and immediately again, then they were in the ship, came worship, okay, the disciples as well, and that they were in the ship came and worship him, saying of the truth, thou art of the Son of God. Okay, yun po yung verse 33. So dito po yung salita, yung pong ating pong titignan po natin yung ating mensahe ng Diyos. So purihin po ang Diyos sa pagkabasa ng kanyang salita, at to God be the glory po. So mga kapatid, ito po yung text na binigay po ng ating Panginoon, wherein we could see how this disciple of God has been troubled when they have encountered such unexpected trials in their life as they going to cross the sea, okay, as Jesus commanded them, that they will go ahead. Okay? Nangyari ito nung mga panahon na kung saan Jesus Christ is on the earth doing the ministry. So, nakita po natin, maghapon po sila. Kung titignan po natin, itataas po natin yung mga talata, dito po yung patuloy na gumaganap sila ng ministry ng ating Panginoon kasama yung kanyang mga disciples. And then that time, maghapon po sila. Maghapon sila dun po sa nakatala po sa atin. Ano nakatala po? This is a parable of Jesus Christ para sa mga kanyang mga disipulos. Okay? Na kung saan sila po ay alam po naman natin, Jesus is always using a parables to teach. Okay, so makita po natin dito, no? At that time, they were so exhausted. Maghapon po sila. And nais po ng Panginoong Hesus Kristo that time, sila po ay tutungo po sa ibayo, sa other side of the lake or other side of the yung pong sa kabilang banda po ng lawa. So after dyan, okay, that the time that they are doing the ministry, that they are feeding these 5,000 peoples. After, ano, bago pa yan, marami pa silang mga ginawa po. Pero ito po yung isa pa sa kanila pong ministry that they fed after they teaching the words of God. Pagkatapos sila magturo ng salita ng Diyos. At inabutan sila na maghapon po dun eh. And then, we will see what God did after this kanila pong ministry. Diba, gumawa po siya ng isang miracle dito that pinakain po niya yung mga more than 5,000 okay, peoples na nasa kanya po noong panahon na yon. Nakita po natin yung 5 loaves of bread and 2 fish, 2 pieces of fish. That he made it, he multiplied it. He prayed to God na yun po ay nag-multiply para sumapat po. That would enough to feed this thousands of peoples na kanya pong mga pinakain sa panahon na yon. Out of that 5 loaves of bread and 2 pieces of fish. Okay. So, ito po yung makita po natin doon po sa binasa po natin kanina. Ano po ba yung ating pong makikita po dito? Dito po ang pamagat po ng ating pong kung ano po natin medyo napahapyawan na natin kanina eh. Okay, yung pamagat po ay makita po natin. Hindi po ito yung okay, doon po sa title po doon sa Bible po natin, kung makita po natin, Jesus walks on the water. Lumakad ang ating Panginoon Jesus sa ibabaw ng tubig. Okay. Dito ay, tingnan po natin, pinamagatan ko naman ito ng meeting the unexpected trials in life. So, amen po na. So, meeting
than unexpected trials in life. Paano daw natin tatanggapin, no? Ang mga pagsubok na dumating sa ating buhay, especially yung mga bagay na hindi natin inaasahan o wala po sa panahon. How do we handle such trials in our life sa mga panahon na dumating sa ganoon na hindi po natin inaasahan? Lahat po tayo ay nakaka-encounter na ito. Nung unang nandito, nag-message ako the last time I came here, that was last July, okay. Dito po, ay makita po natin, may mga kapatid natin na nakaranas ng mga pagsubok na hindi inaasahan sa kanilang buhay. Isa po si Brother Jeff, if I'm not mistaken. Okay? Hindi po ba na medyo yung accommodation ay naramsak yata? At sila po ay... John 20. Hindi po. Ay, tama po. Sorry. Thank you po, Coach. Nawala na po sa isip ako. June 28 nga pala, kasi July 28 si Coach Chris. And then August, last week of August, si Pastor Nimrod. So, thank you po, Coach. Okay. Doc Ritz. So, yun po. Nakita po natin, sila po ay yung kanilang accommodation ay niramsak, ninakawan po sila at nawala po ng mga ilang mga bagay na mahalaga na gamit po nila. So, sorry. Anyway po, lalo po natin, nakita po natin dito, okay, those are the things that we have not expecting at all. These are unexpected trials in our life. This is a part of our development bilang mga mananampalataya ng Diyos. So maliban po doon, what if yung mga bagay na hindi po natin inasahan, katulad po ng sabihin natin na napakahalaga sa iyong buhay. Napakahalaga, mahal na mahal mo siya. Okay. How do we handle it sa dumating sa puntong ganito? Mamaya titignan po natin, dito po ay makita po natin, katulad ng ating Panginoong Hesukristo, sa kanyang mga disipulos na po yan, mga yan. And alam po natin, kung kanyang mga disipulos, ay sanay sila sa laot eh, dapat eh. Okay? Sanay sila sa laot sapagkat Peter is a fisherman. Okay? His source of income is a fisherman. So, but then, sila po ay pinili ng ating Panginoon bilang kanyang mga disciples. Pasensya na po at video na ako. Yun po ano, mga kapatid. So dito po sa ating talinhaga, makita po natin na meron tatlong bagay na nais ituro ng ating Panginoong Hesukristo sa kanyang mga disipulos. If how they are going to handle such trials in their life, just like what happened the time that God sent them to go ahead to our Lord Jesus Christ to the other side of the lake to continue their ministries. However, sa kanila pong pagdako, pagsunod sa ating Panginoon, meron pong hindi inasahan na pangyayari. At yun na nga po kung bakit tayo nagkaroon po ng pamagat po na unexpected. Meeting the unexpected. Okay. So, yun po. So, sabi ko nga kanina, tuturuan po tayo ng ating Panginoon. May tatlong outlines po natin dito na titignan po natin. Okay? Tatlo lamang po naman dito. Tatlo lang po naman yung ating pong outlines po dito. Kunti medyo ano lang ito. Please bear with me. Medyo
Tanghali na po pala, no? Okay. Una po, dito po ay how these great trials come upon us. Paano daw dumarating yung mga pagsubok o yung mga mabibigat na pagsubok sa ating buhay? Sapagkat araw-araw meron po tayong mga binabattle ng mga pagsubok sa ating buhay. Mga normal na lamang po ito. Subalit, what about if a great trials come upon us? Okay. Number one po ay, yung outline po natin, how these great trials come upon us bilang manampalataya ng Diyos. Because this happens to those who have already been relationship with our Lord Jesus Christ. They already accepted Jesus Christ as their personal Savior. Number two outlines, ano muna tayo dito? What God's purpose in them? Ano po daw ang layunin ng mga trials na ito o mga pagsubok sa buhay ng mga mananampalataya sa ating Panginoon? Okay, yun po yung mga dapat natin mamaya tandaan. At last, yung pong yun pong pangatlo po ay, yun po yung nababanggit ko kanina, how do we meet them? Or how do we handle such trials like this? Paano daw natin kakaharapin ang mga pagsubok na mabibigat na dumarating na hindi po natin inasahan o hindi po natin napaghandaan? Ito po yung mga tatlong outlines po natin. So, yun po ano, yun po yung mga outlines po natin or yung pong body ng mensahe ng atin sa umagang ito. Dito, ang tanong po ngayon, how far do we really trust God? Gano daw tayo nagtitiwala sa ating Panginoon kung dumarating ang mga ganitong pagsubok na hindi natin inasahan, particular sa mga great trials na dumarating sa ating buhay. Okay? So, okay, isa na po yung nangyari nung nakaraan kay brother, ano? And then sa atin, okay, mangyayari, especially kung sa mahal natin sa buhay, na tira baga hindi pa natin matanggap sapagkat wala pa sa atin guni-guni o hindi pa natin inasahan. But then, if worse to worse suddenly comes, okay, how do we handle it? Especially kung mahal na mahal po natin. Yun po yung natis ng Diyos. That's why, ang tanong po ngayon ay, how far do we trust God when trials come to us, when great trials come to us? So, yun po, no? So, yun po, may, dito sa, as I have said a while ago, that in these parables, we encounter three things that we must have to know about it. Okay? Yun po yung outline po natin, ano? So, ito po yung na-encounter. These are the things that the disciples of our Lord Jesus Christ encountered during the time that they're going to cross the lake. Okay? So, dito ginamit nila kanina, sea, lake. Kasi, masasabi ko na hindi po itong sea sapagkat yung ano pa, medyo ano pa lang, medyo malapit lang. Yung riverbank to riverbank, hindi gano'n, tanaw pa. So, kasi kung sea, talaga malayo na yon, malawak yon, no? So, ito po yon kasi they're just going to continue their ministry to the other side of the lake. Okay. Okay. In this story, the disciples caught in the sudden storm upon crossing the lake. So ito po yon, no? Na dapat natin malaman. Una po, kanina po, binasa po natin, dun sa outline po natin. Tatanungin po, yung tanong po nila, how far do we really trust God? Okay? How far do we really trust God whenever encounter such a great storm in our
life. Okay. Alam po natin, mga kapatid, that trials is being part of our life bilang mananampalataya, sapagkat, malaman po natin, sapagkat kasama sa outline po natin, the purpose, that there is a purpose sa mga trials, sa pagsubok sa ating buhay. Okay. Kasama po natin, no? So, yun po. Isa po ay, dun po sa, sagutin po natin yung katanungan na how these great trials come upon us. Paano daw dumarating ang mga pagsubok na ito, okay, sa ating buhay? Una po ay, they come unexpectedly. Or, unlooked for. Hindi natin inaasahan. Okay, hindi natin nakikita o na-foresee na mangyayari sa ganong sitwasyon. Okay, especially then that these disciples, they are doing the ministry of the Lord. And they are with the Lord at that time. And the Lord also sent them to continue the ministry onto the other side of the lake. But then this is what happened. Okay, suddenly as they cross the sea, going to the lake, there was a sudden great storm na tila baga katapusan na nila ang nilang buhay at the time. Na tila ba ay natakot po sila. So, yun po, no? They come unexpectedly sa ating mga buhay, mga kapatid. Okay? They are unlooked for. Hindi natin abot matanaw sa ating isip. Sa isipan natin mangyayari. Especially kung sa panahon na naggumaganap tayo sa ministry ng ating Panginoon. Okay. Sa verse 4, di ba sabi po doon sa ano po natin kanina, sa verse 24, okay, sabi po doon ng ating Panginoong Jesucristo, after he finished praying nang halos magdamag doon sa bundok na mag-isa lamang po siya, di ba? It says there sa verse 22. Sabi po doon, sa una kanina, Jesus said to his disciple to go into the boat and go ahead to cross the sea, okay, to continue the ministry there, okay, to go to the other side. And after that, Jesus sent away the crowds or the people, ano, sapagkat tapos silang, napakain na sila ng Panginoong Jesus at the time. And they will feed their spiritual na buhay as well as yung kanilang physical sapagkat pinakain ng ating Panginoong Jesus Kristo sila at sinend po niya. Sa verse 23 po, sinabi niya, and then, after that, after he sent away the crowds, went up hills to the mountain to pray alone. At inabot po siya doon ng mag-umaga. Nakita po natin, there is a specific time na sinabi po doon, between 3 to 6 in the morning, nakita niya po yung kanyang mga alagad na ang bangka po ay medyo malayo na po doon sa riverbank, nasa laut na po siya, ay na they were already been tossed by this wind na tila baga ay sila po ay sinasalpok-salpok po ng kanila ng malakas na hangin ang bangka. At randuan po niya yung fear ng mga kanyang mga disciples. Sapagkat we know that our God is all-knowing God. Okay? He is an all-knowing God. Alam po niya. And then, from there, sa 24, Jesus said, ay hinabol po niya na sumunod po ang ating Panginoon. Sapagkat yun po yung promise niya. Na, he just let his disciple na mauna po doon sa kay Ibayo. Ibayong side, ano? Ng lake. Then sumunod po siya nung natanaw po niya na they are, nahihirapan po sila sa pagsagwan. I don't know if there is, kung sa panahon na yon ay meron na po bang
banggang di motor sa panahon na yan o wala pa? Wala pa. So, ibig sabihin, talagang mahirap salubungin po yung, kontrahin po yung bagyo, yung hangin. Okay, if we are against the direction of that storms. So, mahirap. So, inabot po sila ng magdamag po doon. At, so, Jesus Christ followed them walking on the water. Lalagpasan po sana ng ating Panginoon. So, makita po lang dito sa number 2, kung paano dumarating po yung storm sa buhay. Okay. They overtake us at our weakest point. Just like what Jesus Christ. They overtake us at our weakest point. Doon po sa kahinaan po natin. Nakita po natin si Jesus Christ. He followed them and then plano sana ng ating Panginoong Hesus Kristo na lagpasan po sila. Pero nung sabi nila, napansin po nila na meron pong naglalakad. But out of their notice na ang Panginoong Hesus Kristo, hindi nila matanamalam, sapagkat kung alam nila yon na ang ating Panginoong Hesus Kristo, hindi sila matatakot. Subalit, yung panahon na yun, eh, kasi madilim pa eh, madaling araw, medyo ano pa sila, hindi pa malinaw sa paningin nila at that time. Kaya nasabi nila, it's a ghost. Okay, it's a ghost. But then, I have said a while ago, that ang kanyang, isa sa kanyang mga disciples, isa sa mga disciples niya, o ilan sa mga kanyang mga disciples, ay mangisda at sanay po sila sa laot. Ano? Sila nila Pedro. Okay? Sa mga disciples niya. At si Pedro pa mismo. Okay? Nakita po natin doon. Dapat, alam niya yung behavior ng mga environment, yung surroundings po niya. Sapagkat sanay po siya doon. Kung baga, yun po yung habitat po ni Pedro. So, nasabi po niya na ang mga disipulos niya. At nandun na, sunod-sunod eh, yung kanilang pagkatakot. Una po yung pong storms na kanila pong nararanasan. Ganyan po sa atin, sa ating buhay. Sa panahon na sila po ay tila buwan nagugulimahanan o nagkakaroon pa ng kanilang pangamba, doubt sa kanilang buhay, sumunod din itong nandun yung kainahan po nila. Bakit? Nakalimutan nila yung ginawa ng ating Panginoong Hesus Kristo. Kailangan lang, mga oras lang yung pagitan. That Jesus Christ did a miraculous things, okay? Para sila po ay patuloy na magtiwala at manampalataya. Sapagkat ang ating Panginoong Hesus Kristo ay gumawa ng mga miracles bago at that time. Just like the 5,000, more than 5,000 adults. Plus, yung pong mga children na kasakasama nila. We are just only referring the 5,000 persons na mga adults po, no? Nakalimutan nila. Wherein, minsan, tayo po, bilang mananampalataya ng Diyos, sapagkat pag dumarating ang mga storms, mga trials sa ating buhay, nasaan po tayo? How is our faith toward God? Na nayayanig ba sa atin? Nayayanig ba yung ating pananampalataya just like the disciples at that time? So, kita po natin. Yun po. At that time, sumunod naman yung nadagdagan yung kanilang pangamba, yung kanilang takot noong panahon. Siyempre, panahon na yan, storm. Tapos, panahon na yun, sumunod. Kasi wala sila, wala sila focus. At that time, wala sila sa focus sa kanilang mind, sa kanilang kaisipan. Kundi, ang namayanin sa kanilang puso ay fear, takot. Okay? So, tuloy po natin. So, ating Panginoon, ang doon po ay, napansin po niya. When Jesus Christ about to overtake them, but then the disciples
notice at the time that there is somebody walking on their sides. That they said, it's a ghost. Di lalong nagdagan yung kaba nila. Lalo tuloy, nagkaroon po sila ng fear, takot sa kanilang sa mga panahon na yan. So yun po, nawala sila ng focus, na instead dapat, they should have to, ano gagawin po nila dapat, when they encounter such trouble, na dapat ganun din po tayo. They should have to pray. They should have to call to our Lord Jesus Christ by praying and call our Lord Jesus Christ. Alam mo ba natin yung ating telepon ng ating Panginoon? Okay. Call unto me. Diba sabi na? Okay. Call unto me and I will show you marvelous things which you have known nothing about. Jeremiah 33:3. Okay? So, yun po, kailangan po natin mag-pray. Our fathers a while ago is quoted po yung pong 1 Thessalonians 5:16-18. Sabi po doon, ano? Sa 17, we have to pray continuously. Okay? And 18 is in everything, give thanks to God. Okay. So, yun po, no? So, meron lang po kung napuna po doon sa ating pong mga pag-aawitan kanina, doon po sa You Are My World. Napaganda po doon kanina. Do we really sure? Napaganda po yung lyrics niya nang sabi niya. Okay? I will lay down my life for you. Okay? Tingnan po natin. We are committing to our God. Through that song that we have sung a while ago, is that we are telling to God that whatever promise, whatever happens, whatever trials in our life, okay, that we have faith to our God and that we are ready to lay down our life for Him. And, okay? So, yun po, ano, mga kapatid po. Okay. So, tignan po natin. So, number 3 po, kung paano dumarating ang mga trials sa ating buhay. Okay? Sa ating mga trabaho, sa ating pang-araw-araw na buhay, meron pong mga dumarating ng mga pagsubok. Napakaganda po, napaka-smooth po yung ating pakiramdam sa ating buhay, sa sitwasyon, sa maghapon. Yun po yung nasa focus po natin. But then, suddenly, something happens. Something comes. Beware, mga kapatid, just because I always said that in this world, okay, ang namamayani po ay ang diablo. So, makita po natin, sabi po doon sa 1 Peter 5:8. Okay? Be alert, watchful, and be watchful because the devil is just roaming around. Okay, nandiyan sa paligid-ligid po natin. Okay? Ready to devour us. So, yun po. So then, makita po natin. Sa paglabas po natin, nawa naman. So we should have to be focus importante. Nandun po yung focus po natin. Yung focus po natin. You know, be vigilant. Be sober, be vigilant. Because your adversary, the devil, as a roaring lion, walketh about seeking whom he may devour. So yun po na. So we should have to be very careful. So another is that they find out ignorant of God's plan for us. Hindi natin alam kung ano po yung plano ng Diyos sa atin. Kung kaya tayo po ay pag dumarating po yung sitwasyon, natataranta po tayo. Nagpapanik po tayo. We don't know what to do. Ito po yon. Kailangan po natin. If we know the perfect plan of God sa ating buhay bilang mananampalataya, marahil tayo po ay calm lang.
Parati po tayong may kapayapaan, may peace. Pag, mahirap magkaparoon ng kapayapaan sa mga sitwasyon na mga ganoon if we have such great trials that we have not expecting. Ay, mahirap po talaga. Maliban po doon sa mga inaasahan po natin that in this time, maaaring ganito mangyari sa kanya. Okay? So, alam po natin ba yung ano? Yung perfect plan ng ating Panginoon, sa ating Diyos? Sa Jeremiah pa rin, ano po ba yung plano ng Diyos sa ating buhay? Ayun, Jeremiah 10:11. Okay, so yun na. A plan to prosper you and not to harm you, but to give you future, abundant hope and abundant life as well as future. So yun po, yun ang nais ng Diyos. But then, before we would receive all of this promise, sapagkat yun ang nais ng Diyos, tayo po ay pagpapalain, pagayamanin, provided that we have to abide in Him, as well as, kakibat nito, mayroon pong mga pagsubok that we need to be encountered. And we need to overcome them as well, by the grace of God. Okay? James 1.12, alam po naman natin. Okay? Alam mo sabi doon sa James 1.12? Blessed is the man who persevere under trials. Sige po. After they have overcome it, they will receive what God had promised. Okay. So, yun po. There is a condition. After they have promised. After they have overcome the trials, then we will receive. Okay? Okay. So daw, ito po yan. Doon po sa ano natin, how these great trials come upon us, nangyari po ito because ito po ay ipinapakita ito, they reveal the lack of understanding of the plain teaching of our Lord. So nangyari ito sapagkat kulang po tayo sa kaalaman doon po sa pagtuturo, mga tinuturo ng ating Panginoon sa atin. Sapagkat kung alam po natin ito, as I've said a while ago, we will not be panicking. Okay? Hindi po tayo basta mag mararatel o ano? Sapagkat alam po natin yung gagawin po natin. Sapagkat alam po natin doon sa salitaan ng Diyos. Mabilisan po natin kasi doon na pala. Okay. They come because we need them. Yun po yun. Dumating sila sapagkat kailangan po natin. Kailangan po natin sila. Sapagkat ito po yung katotohanan that when we accepted Jesus Christ as our Lord and Savior ng ating buhay, ang ating buhay ay hindi po patuloy na nakahiga po tayo sa bed of roses. Meron pong kasamang tinik. Ayun po, tinik. Okay? Tinik. Medyo tinik. So, kailangan po natin. And pero itong mga problema, trials na ito, as I've said a while ago, kasama po. Ito yung magpapatibay po sa atin. Magpapatibay po sa atin. And then it will teach us what to do when such great trials, especially the unexpected trials, okay, come upon us. So, alam po natin, ha? They come to us, okay, unexpectedly. Okay, they come because we need them. Okay, number, last for this outline, okay, how do they come up to us is that they come because God tests all His servants. Servants, you know? So we are the servants of God. We are the disciple of God. That it will go testing. Alam po natin that we need testing for our faith
para makita po kung ito po ay genuine. Okay? Genuine or spurious. Sabi, or not fake. Ano? Okay? So, ito po yun. Ano? Number two, outline. Tapos na po tayo doon. Ano? Tapos na po tayo doon. How these great trials come upon us. Okay? Paano daw dumarating ang mga mabibigat na pagsubok o na pagsubok sa ating buhay. Okay. Dumating sila, nandun po yung mga karason kung bakit. Okay. Ano daw? What God purpose on them? Sabi kanina sa last na nabanggit po natin, they come because we need them. Okay? And then, number two po, outline is, what God's purpose in them? Ano daw ang dahilan ng Panginoon kung bakit dumating sa atin? Una po, nabasin ito po natin. Okay? Okay? God tests all His true servants. Okay? To actually test our faith if it is genuine or spurious. Spurious means ito po ay bogus fake. Totoo ba yung pong panampalataya mo sa Kanya? Yung pagtitiwala mo sa Kanya? Okay? Ito po yun. Susubukan po tayo. Ito daw ang pagsubok sa atin. Upang makita ng ating Panginoon, actually alam ng Diyos, kung tayo po ba ay totoo yung ating panampalataya sa Kanya. But then, God wants na tayo, we should have to examine or to gauge ourselves. To evaluate ourselves. Kung ano, how do we stand yung ating pananampalataya kung dumarating ang mga sirkumstansya sa ating buhay? Ang ba ating pong pananampalataya po ba ay mayayanig? Hindi. Dapat, we should have to be firm. Kailangan po natin. Ito po yun. But then, kung makita po natin, tila yata nayayanig ako, tila yata ay namabagabag po ako. O kaya, natitinag yung aking pananampalataya. O nayayanig. Kaibaga, iyanig ng kaaway. So, there is a time. God is always giving us a chance to realign ourselves para sa kalooban ng Diyos. For us to be able to receive what God has promised to us. The purpose why we are here. Ako ano po ba yung dakilang layunin po natin kung bakit tayo po ay sa tuwing Biyernes o sa tuwing may gawain at patuloy po tayo nananampalataya sapagkat tayo ay umaasa doon po sa pangako ng Diyos na buhay na walang hanggan. Na ito po yung pinakabuod ng ating pananampalataya, the eternal life that we are expecting. Ang takdang panahon ay makakamtan po natin, provided, no? Provided that we are obeying God's will sa ating buhay bilang mananampalataya. Number two, okay, to develop us. Ito, yun na po yun. Ito pala yun kung bakit yung mga trials na ito dumating sa atin, as I've said, to develop us para tayo po ay tunay nga na hindi na basta-bastang mayayanig ng mga pagsubok. Lato tayo, nandun po yung ating pong pagtitiwala sa Diyos. At sabi niya po doon sa kanyang mga disipulos, nung kanya pong sila po ay, napansin niya, sila po ay, ano bang mga nakita pa natin doon? Don't be afraid. Take courage. Sa ibang mga version, take courage. It is I. Okay? It is I. Ang sabi naman ni Peter at times that, Lord, if it is you, let me come. Okay? Hayaan mong sabihin mo, Panginoon, na makakapunta ako doon sa iyo. Okay?
So nakita po natin, nangyari. Sabi niya kay Peter, come, sa verse 28, come, sabi niya kay Peter. So Peter was able to come out to the boat and walk on the water going to Jesus Christ. But then, ito po yon. But then, nangyari po doon, when Peter noticed about the wind, when he feel about that wind, those are now the trials, pagsubok sa kanya. Yung mga problema, nagkaroon na po siya ng doubt. Ayun na po, nagkaroon na po siya ng doubt. Okay, nung napansin niya, sabi po doon sa 29, sabi niya, okay, sabi niya, Lord, help me. Then immediately, the Lord Jesus Christ, okay, grab him and hold him. Okay? And Jesus said, asaan ang iyong pananampalataya? What a little faith with you. Napakaliit ang iyong pananampalataya. Okay. And after that, both of them go on the ship, and then sa verse 33 po, nasasabi po doon, the disciples in the boat were really amazed and worship him. Really, you are the Son of God. They exclaim, the disciples. Yun po yun po yun. Ha? So, ito po yun. To develop us, give us strength for a greater task. Upang patuloy po tayo nabibigyan ng kalakasan ng ating Panginoon for a greater or a bigger ministry. Okay? And a power for a greater service. Bibigyan po tayo ng kapangyarihan ng Diyos upang magampanan po natin yung pong tungkulin po natin para sa kalooban ng Diyos. Para sa to fulfill the great ministry that God had left to us that we should have to do it. The Great Commission. Okay? We know the Great Commission in Matthew 28, 19, and 20. Okay? So, yun po. Go and make disciple to all nations. Okay? Yun po yung mandato na iniwan ng ating Panginoong Jesucristo when He ascended to heaven. Doon po kasama ang ating God the Father. Ayun, to cultivate our courage. Another is that what God's purpose in them is to cultivate our courage. Upang tayo po ay palatagin, palakasin sa panahon na dumaranas po tayo ng mga sirkumstansya o mabigat na pagsubok sa ating buhay. To teach us to trust God in all. Number four po, dun po sa what God's purpose in them, is that to teach us to trust God in all emergencies of our life. Okay. Upang patuloy tayong turuan ng ating Panginoon Jesus, ang ating Panginoon, na magtiwala sa Kanya sa panahon na tayo po ay nasa mabibigat na pagsubok sa ating buhay. Na may calm lang tayo. Calm lang tayo na huwag po tayo magpanik na meron tayong Diyos na higit na makapangyarihan sa lahat at higit na magagawa niya. That everything is possible for Him in His name. What we are going to do, being His disciples, because we are His servants or His disciples, at our generation, because we have already received Him as our personal Savior in our life. No? So yun po, bibigyan po tayo ng kapangyarihan para sa mabigat po ng mga ministry sa atin o mga paglilingkod sa atin. Bibigyan po tayo ng kalakasan, okay? To cultivate our courage, para tagin po tayo. This is the purpose kung bakit nangyayari ang mga pagsubok sa ating buhay. Last po ay, for this God's purpose, ito lang yung mga ibang mga lima po lang natin.
limang mga dahilan kung bakit nangyayari o God allows us this. Okay? Alam mo naman natin. To enable us to be helpful to others in trials. So, ito po yun ha. Inihanda po tayo sa ating, ng ating Panginoon kung sa panahon na yon napagtagumpayan po natin, and then we are already ready to extend our favor, our helps sa mga kapatid na makakaranas ng mga ganitong pagsubok sa pamaraan ng pagbabahagi yung ating testimony sa ating buhay na naranasan po natin. No? But then we can share yung mga pagsubok na naranasan po natin that we have overcome it through the grace of our Lord Jesus Christ. Okay. Pwede po natin i-counsel po sila sa panahon na sila po ay dumaranas po ng mga pagsubok kagaya ng mga ganitong pangyayari, the great trials that they have might encounter it. So yun po yung mga purpose ng ating Panginoon dito po sa talinhagang ito, sa istorya na ito na ating pong binasa sa first, sa Matthew 14 verses 22-23. Number 3 outlines, last po ito. Last na po ito. Okay? Sapagkat medyo ano na tayo. Ito po na yon. Ito na po yung atin po. How do we meet them? Paano daw natin resolbahin? O how do we stand such these great trials whenever dumarating sa ating buhay? How do we meet them? Paano daw natin ito haharapin? Haharapin. So, ito daw, no? Sa ating buhay bilang mananampalataya, magbibigay po tayo ng mga ilima din ito. Lima, okay? How do we meet them? Paano po daw natin hahawakan or haharapin ang mga pagsubok na mabibigat o mga pagsubok na dumarating sa ating buhay? Magbigay po tayo ng limang puntos po dito, ano? How do we meet them? This great trials or this unexpected trials in our life that comes upon us. So yung number 3, huli na po ito, and then we will come to into conclusion. Okay? May limang puntos po dito that would help us bilang mananampalataya. Una po, we have to expect trials. Asahan po natin. Sapagkat tayo po ay we are bound to trials. Okay? Mangyayari at dumarating talaga sa ating buhay ito sapagkat sabi ng ating Panginoong Hesus ito, ang Panginoon na dumaranas po tayo. Kung higit pa nga tayong dumaranas ng pagsubok sa panahon na kung kailan po tayo tinanggap natin ang ating Panginoong Hesus bilang panunsalin tabagligtas, saka pa mas dumarating yung mga bigat na pagsubok sa ating buhay. But then, mga kapatid, huwag po sana tayong panghinaan o panghinawaan sapagkat kasama ito sa ating pong buhay bilang mananampalataya. Sabi ko na po sa inyo kanina, yung dahilan, okay, that God says that in Santiago, sa James 1:12 a while ago, okay, yung pangako ng Diyos. Tandaan po natin. Sabi ko din ay, it is not just always bed of process tayo. Nasa bed of process tayo. Minsan may mga tinik na sinasabi. But then, when we overcome such trials, I have said a while ago na we will receive or will reap what God had promised for those who persevere. You know? Expect trials, all must have done. All must have them. Kailangan na nandun lahat. Tanggapin po natin.
ang mga bagay na ito. Because Jesus is always, ang Panginoon ay nariyan lamang sa atin sa panahon na tayo po ay dumaranas ng mga pagsubok. Hindi tayo iiwan ng ating Panginoon. Hindi mo ba? Sa pagganap po natin sa ating ministry, sa ating mga tungkulin sa iglesia, okay? Ang ating Panginoon ay pinangako niya that He will never leave us nor forsake us. He will always be there with us. Sa panahon na tayo po ay nanghihina, but then, as I've said, we should always be focused. Alam po natin, dapat yung gagawin po natin. Huwag po tayo magpanik. Kaya binigyan po natin, binigyan po tayo ng mga guidelines ng ating Panginoon, just like what God gave to His disciples noong mga panahon na yon, upang sila po ay patuloy na ma-motivate. Okay? At ma-develop po yung kanila pong pananampalataya, yung kanilang characters. Okay? Ano pong gagawin po natin whenever we encounter them? Okay? These great trials. Okay? How do we meet them actually? Is that study the Bible. Okay? Number two po. Pray. Number ito po yung pinaka-debesan. Pray God for strength to meet them. Manalangin daw po tayo upang na tayo po ay kaharapin o mapagtagumpayan ang mga trials na ito, ang mga pagsubok na ito sa ating buhay. Huwag po tayong magpapanik kagad. Huwag po tayong basta na lang susuko. This is a part of our growing. Okay? Sa ating pananampalataya. Kung kasi, kung sumuko na po tayo, ano po ba ang mangyayari? Ano po ba ang mangyayari? Wala. Wala pong mangyayari. Alam po naman natin, si Jacob, hindi po ba si Jacob ay dumaan po ng pagsubok. Okay. Ito po yun, no? Okay. Ang mga pagsubok na ito, si Jacob, ay inalaw ng Diyos, hindi po ba? Nagkaroon ng bargaining between Taning and God. Gusto ka silang paliksahan, eh. Sinungan pala yun, may paliksahan sila. Okay? I don't know if you heard already yung pong mga kwento noon na si Taning ay sabi niya, yung mga nandun po sa iglesia, okay? So, yung mga, minsan may natutulog kasi dun eh. May natutulog. Okay. So praise God po dito. Sapagkat we are very awake, ano? We are much awake. Okay? At patuloy na tayo po ay nakikinig sa salita ng Diyos na patuloy na ito, Diyos. Ito ay makakatulong po sa atin paglago. This will motivate us. Okay? Sabihin po natin, itong mga pagsubok na ito, they will just be pansamantala lamang po sila sa ating buhay. Okay? Yes, we always have this darkness valley in our life being a Christians. But then, this trials in our life ay pansamantala lamang po sila. 1 Peter 5:10. Tignan po natin. 1 Peter 5:10. Yung suffering ay is just only for a while. This will pass away. Okay. But the God of all grace, who had called us unto eternal glory by Christ Jesus, after that ye had suffered a while, make you perfect, establish, strengthen, settle you. So yun po ang pasamantala lang pala itong mga trials na ito. Huwag po tayong bibitaw. Huwag po tayo, sapagkat po, kung tayo, wala po tayong pasensya, if we lack patience, we will miss the blessing of God. That God had promised to us. Mangyayari, even the one that we are expecting, yung buod po ng ating pananampalataya, kung bakit, yung eternal life, mawawala po ito sapagkat wala na eh. Unless you have to repent, because God is always compassionate.
compassion, you know? Always compassion. He always give us a chance to repent and to align ourselves and to return back to Him. Okay. Alam po naman natin. Okay? So, yun po, makita po natin doon. Makita po natin. Kung sino si Jacob, kung sino si Jacob, that Jacob is being tested by Satan, that God also permit. Sabi niya doon, sige, subukan mo yung aking anak na si Jacob. Huwag mo lamang kukunin ang kanyang buhay. Yun po yung sabi ng, yun po yung dealings nila eh. Kasi, alam ng Diyos yung puso, yung pagkatao ni Jacob. Kung ano yung pananampalataya ni Jacob. Nakita po natin doon? Nakita po natin yung pananampalataya. Alam ng Diyos. Sapagkat, alam po naman natin, to make the long story short, you know it already who Jacob is. Ano? If we read, kung hindi po naman, basahin po natin yung buhay ni Jacob. Kung how did he persevere under trials in his life? And after that, he successfully, he triumphed on those trials na kanyang naranasan, na ibinigay ng Diablo sa kanyang buhay. But then of course, by the grace of God, he was able to triumph it. Napagtagumpayan niya po lahat doon. And after that, God has given the blessings. Okay? Binigay niya lahat. Binigay niya lahat yung mga nawala sa kanya, yung kayamanan niya, yung kanyang pamilya, ibinigay po niya. He even doubled yung kanyang pong mga kayamanan. Amen po, no? Ganun po yon. So, tandaan po natin. So, for us to be able to meet this great trials in our life, sabi ko din na, we should have to know the plain teaching of our Lord God. And how do we know it? That by continuing to attend such this service na nandito tayo. Praise God! Salamat po sa Diyos sapagkat nandito po tayo upang patuloy po tayo na makinig po sa salita ng Diyos. And then, ano pong sabi niya po doon? Study the Bible. Study the Bible. Okay? Para sa ganoon, most of our blunders are caused by being ignorant of its plain teaching. Yon. Blunders means is that yung pong ating pong hakulangan o kahinaan, kakulangan sa kaalaman sa salita ng Diyos. Yung teaching of God. Okay? So, meron po doon sa, we know, Joshua chapter 1 verse 8, ano? And there is the promise of God if we really read, meditate, and obey the teaching, the word of God, okay? And then the promise of God is there, okay? Sabi mo doon, no? Basahin na lang po natin, okay? Sabi niya, be sure to read the book of law. Study them day and night. Obey in it, okay? So, yun po yun, ha? And then, promise that you will be prosperous and successful, okay? As you read and obey the teaching of God. Number four po, be daily surrendered to God's will and ready to serve Him. So, nandun po yung pagsunod po natin. Nandun po yung humility. Pagsunod po natin sa ating Panginoon. Kasi yung pong pagsunod sa atin sa kalooban ng Diyos is that it needs humility sa ating buhay. Kailangan po natin ibaba yung ating sarili. Paano kung halimbawa, minsan kasi, dumarating, okay, may mga nangangailangan ng tulong. Nakita po natin yung kapatid o yung kapwa po natin, hindi man muna ang palataya. Medyo, ano po tayo? Magkakaroon po tayo ng agam-agam na magdadalawang isip to extend our favor, our helps
No? If that is the case, hindi po nalulugod ang ating Panginoong Jesucristo. That's why it needs humility to obey God's will ano, sa ating buhay and surrender our selves before God sa magitan po ng ating pagganap sa ating mga tungkulin. Kasi kung minsan, sa mga ministry na ating ginagalawan, lalo na kapag meron kang nakikita sa ating kapwa na tila tayo na lang, ikaw na lang ang nakikita, Panginoon, parati ni coach, ni kapatid, ng leader. Ikaw na lang yung parati niyang nakikita, inuutosan. So, yun po minsan ay no, kung kaya mo naman, kung you have the capacity to do that ministry, why not? Why not? Okay? That's why we need humility. Okay? You need humility. So, yun po, no? Five po is that we have to trust always, ano, to God. Kailangan po natin magtiwala sa ating Panginoon. Kaya sabi ko kanina sa unang tanong ko kanina, how do we trust God in our life in times of troubles, especially the great troubles or the great unexpected trials in our life? Ano po tayo? Saan po tayo? Yung pang pananampalataya po ba natin, ganun pa rin na intact pa rin, hindi pa rin nayanig. Kailangan po, dapat talaga, na anuman-anumat mangyari ay hindi dapat ito mayanig. Hindi dapat ito yung pong maugan ng kaaway o kaya man lang mag-depreciate. Hindi po bababa, kundi patuloy po tayo. Higit po tayong lumapit sa ating Panginoon na humingi ng gabay, patnubay, knowledge, wisdom, everything, power as well, kapangyarihan, upang magpagtagumpayan po natin this great trial sa ating buhay. Okay? So, bilang conclusion po, okay? To be able to triumph all these trials, especially the great unexpected trials that comes upon us, okay, we need to remember His promises and the guidelines that God has given to us. Una po, yung pong outlines po natin is that, sabi po doon, how these great trials come upon us, alam po natin, so upang sa ganun, meron doon mga bagay na dapat natin sundan kung nag-take note po tayo. Okay? What is God's purpose on them? Ano po ba yung dakilang layunin ng Panginoon doon? And then, how do we meet them? Binigyan po natin tayo ng mga guidelines doon. So, ano po ba yung sinasabi po doon sa Proverbs chapter 3, verses 5 and 6? Okay. Napakahalaga po yun doon. Ano? Okay? Trust in the Lord. Okay? With all your heart, with all your soul, with all your minds, okay? In all thy ways, okay? Acknowledge Him, okay? And He will direct your path and ground your effort into success. So, pakiplas po. Trust in the Lord with all thine heart and lean not unto your own understanding. Okay? In all thy ways, acknowledge Him, and He shall direct thy path. So, yun po, no? Tulay nga po na, kung nandun po na tayo, sinasalig po natin yung ating pong pagtitiwala sa ating Diyos, at yung total dependent po natin sa ating Diyos, kakibat yung humility at pagsunod natin sa Kanya. Nandun ang Diyos na siya po yung na gagabay at magbibigay sa atin ng kapangyarihan, lahat, everything. God will
sustain us, supply us all our needs for us to be able to overcome such these great trials, these unexpected trials in our life. Okay? For that, we will receive the promise of God as He has told us. Doon po sa James 1:12 na sinabi po sa atin. Bago tayo magkatapos, gusto ko lang pong i-quote ito yung pong sabi po ni David. Alam po naman natin si David who is that he also dumaan po sa din po ng mabigat ng trials sa kanyang buhay, bagamat po siya po ay malapit ang Diyos, malapit ang puso ng Panginoon sa kanya. Okay? Sa Psalm chapter 24 verse 3, ano po ang sabi po doon? Psalm 23 verse 4 pala. Psalms 23 verse 4. Sabi po ng ating David po doon. Even though I walk to the valley of dark, the shadow of death, okay? I will fear no evil. Okay? I will fear no evil because he knows that God is with him. The staff and the rod our Lord is comfort him. Okay? So yun po. Yun po yung nasa puso at isipan ni David sa panahon na siya po ay nagkaroon po ng mga problema na dinaranasan. Alam po naman natin si David, alam po naman si David na yung history na before he became the king of Israel as the successor of King Saul, if I'm not mistaken, it was the successor of King Saul at the time. Okay. So, yun po, na hinanting po siya, gustong patayin ni King Saul siya sapagkat naging mas higit na tanyag po siya when the time he killed the giant of Palestine na hindi mapatay-patay ng mga sundalo ni King Saul at the time. So, David, siya po ay naging fugitives, namuhay po doon sa gubat, at lumabas lamang po siya nung time na wala na po when King Saul passed away. Tinulungan po siya ni Jonathan as his best close friend. So, yun po, nakita po natin that when David persevere under his trials. Thank you, Doc Ritz, Coach Ritz, ito po yan, si David, that he killed Goliath by the tirador. So, he was able to receive yung perfect will, yung blessings ng Panginoon sa kanyang buhay. So, purihin po ang Diyos at to God be the glory. Amen po. Tayo po ay manalangin. Hallelujah, Lord God. Hallelujah, O Diyos. Purihin ka, Panginoon, walhatiin ang iyong pangalan, Lord God. Maraming salamat po, O Diyos, sa iyong presensya sa umagang ito, Panginoon, Lord God. Maraming salamat, Panginoon, sapagkat, O Diyos, Lord, tunay nga po, O Diyos, na ang salita mo, Panginoon, ang nahayag, Panginoon, sa umagang ito sa aming kalagitnaan, Lord God, nawa, Panginoon, patuloy at patuloy, Panginoon, na may tanim sa pinakamatabang bahagi ng aming mga puso at magrema ito, O Diyos, na patuloy na ito, O Diyos, ay would help us to motivate us, to cultivate us, to develop our faith unto you, Lord God, in the name of Jesus. Upang sa ganun, Panginoon, Lord God, dumating man ang mga pagsubok sa aming buhay, especially the great and unexpected trials in our life, ay alam po namin ang dapat po namin. We know how to handle them. We know how to meet them, O Lord God. Sapagkat, O Diyos, Lord, tunay nga, O Diyos, that you have established us. You have established us, Lord God, in the name of Jesus, Lord God. Lord, tulungan mo kami, Panginoon, na sa pangalan ni Kristo Jesus, Lord God, patuloy na ang mga salitang ito, O Diyos, ay magbibigay, Panginoon, sa amin ng motivation upang, Panginoon, Lord,
Ikaw, O Diyos, Ikaw ang patuloy kaming magmanampalataya, patuloy kaming magtiwala sa inyo, Lord God. In the name of Jesus, Lord God. Lord, Ikaw, O Diyos, Panginoon, patuloy na hawakan mo ang aming buhay sa panahon na dumaranas po kami, Lord God, ng mga kabigatian sa aming buhay. Tulad, Panginoon, ni Peter, O Diyos, ni Pedro, nung panahon, Panginoon, na siya po, O Diyos, ay nasa bingit, Panginoon, Lord God, sa mga disciples, O Diyos, Lord God, na nandun, O Diyos, na dumaranas, Panginoon, sila ng mabigat ng pagsubok sa kanilang buhay, O Lord God, ay patuloy na sinamahan mo sila, sinagip mo sila, O Diyos. Ganun din, Panginoon, sa amin, sa darating, dumating man, O Diyos, yung mga pagsubok na ito, we know, God, Lord, na nandun ka sa amin. Lord, continue to bless us, Lord God, and cover us with your most precious blood and your divine mercy and protection be upon us, Lord God, so that the words of the enemy shall be able to penetrate us, Lord God, and he will never triumph unto us, O Lord God, as we do your will in the name of Jesus, Lord God. Lord, salamat at looban mo, Panginoon, ang iyong malingkod ng iyong banal na Espiritu na siyang gagabay sa amin, Panginoon, Lord God. Thank you, Lord God. Salamat sa Panginoon, sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen and amen.